Nalulukat ka. Dito lang naman ako eh. Alam mo na meron ako nararamdaman sa'yo. Kaya naman kitang mahalin sa paraan na gusto mo eh. Si Elias, napanaginipan ko na naman siya. Aalis na pala kami ni Nabundre at Sabal bukas. Ngayon ko pa ba aalis kung kailan maayos ang lahat? Hindi na ba talaga ang pipigilan? Kriminal pa rin ako sa mata ng batas. Pero mana, pagka may kailangan ka, magsabi ka agad. Pamilya na tayo rito. Mabuting tao si Elias. Hindi siya mahirap mahalin. Pero itong nararamdaman ko, hanggang dito na lang to. Kami rin ni Elias, magsisimula rin kami sa wala. Aling Alma, maraming salamat po sa inyo na Elias sa pag-alaga at sa pagmamahal niya kay Wonjoy. Iiwan na po ba natin si Nanay Alma at Kuya Elias, Nay? Wonjoy, kahit naman magkalayo tayo, pamilya tayo habang buhay. Kung gusto mo, ano? Ha? Butasan ko yung tagiliran mo! Gusto mo! Sige! Aba! Emosyon ka! Ay, Lorna! Nakadrama nitong taong to. Lorna? Lorna, napatay mo yata! Sasakyan ni Doc Willie to. Doc! Doc! Doc, naman eh! Kuya, tulong! Doc, kuya, tulong! Ka! Ay, kuya, ano nangyari dito? Tumawag kayo na ambulansya, please! Sabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Mang, sino ang nilibing nila Edgardo? Wala akong pakialam kung sino man yung nilibing nila o pinagluksan nila. Isa lang nga sigurado dito. Buhay si Calvin. Buhay ang anak ko. Ligtas ka dito. Poprotektahan kita sa lahat ng kaaway mo. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Pakawalan mo na ako dahil gusto ko nang makaalis sa bahay ko. Mapapahama ka lang. Wala na ang Golden Scorpion. At nakakulong na si Edgardo. Ako. Ako na lang ang kakampi mo. Walang sino man ang kokontrol sa akin. Hindi nagawa ni Papano. Mas hindi mo magagawa ngayon. Aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Napaka-ingrato mong hinayupa ka. Kung hindi dahil sa kapatid ko, patay ka ng hayop ka. Utang mo ang buhay mo sa kapatid ko! Mag-iingat kayo ron, ha? Maraming salamat sa inyong lahat, ha? Sa pagturing niyo sa aming pamilya dito. Habang buhay namin tatanawing utang na loob yun. Walang anuman. Mamimiss ko po kayong lahat. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo, ha? Baka pag nakita ka namin ulit, Inglesero ka na. Di kita maintindihan, mahina pa naman ako dun. Wonjoy. Aling Alma. Hmm.
Wala na po yung nanay na nanayon ko. Sabi po ni Mama Bess, inihabilin niya ako kay Black Rider. Kaya simula ngayon, kami na mag-aalaga sa'yo. Kami ko sa'yo. Salamat po. Salamat po sa inyo, Nanay Alma. Ang ganda pala dito sa Palangga. Alam mo, Gunjoy, ang ibig sabihin ng Palangga, pagmamahal. Ipapasyal kita, hanap tayo ng peri, ha? Gusto mo ba yun? Totoo po? Oo. Pagka nakompleto raw po yung simbang gabi, pwede ka raw po mag-wish. Ano bang hiling mo? Sana po, makita ko na po yung nanay ko. Nay, kasama na po ako sa inyo. Nay Alma, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. At wala namang po may kasalanan. At kayang-kaya po yun ni Black Rider. Kuya Elias, salamat po ha. Tinupad niyo po yung pangako niyo sa akin. Inuwi niyo pa po siya sa akin eh. Tatay, salamat. Kabila ng hindi natin magandang simula, ikaw pa rin yung naging susi para mahanap ko yung anak ko. Mabuting tao ka, Romana. At wala akong ibang hinangad kundi maging masaya kayo ng anak mo, ni Munjoy. Lagi mong tatandaan, ano man ang mangyari, hindi to lang lagi para sa inyo. Romana, kailangan na natin umalis. Tara, uli na kami. Mag-ingat kayo. Ingat. Bye. Sir, saan po tayo pupunta? Kay Rebecca. Bibigay ko sa kanya to. Sige ho. Robert! Uri niya! Dalhin niyo rito! Iso! Ito, ito! Huwag ka nilang. Ngayon, magsabi ka ng totoo. Ano kayo? Ano kailangan nyo sa akin? Ikaw ba ang doktor na nag-examine sa bangkay ni Calvin Magallanes? Yung natagpuan sa talon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayaw mong umamin. Hindi ko kayo kilala. Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Sayaw nyo para kumanta. Boss, tapos na ang tumayo mo. Kakanta na to. Gusto ko masaktan eh.
alam kong hindi si Calvin ang bangkay na natagpuan sa talon at kinilibing ni Edgardo. Pineke mo ang DNA test. Tama ba ako? Oo! Pineke ko ang binigay na DNA kay Edgardo para mapaniwala si Calvin nito. Sino nang utos sa'yo? Sino? Sasabihin ko po, pero parang awa nyo na nakikiusap ako. May mga anak po ako, maawa kayo. Anak ko rin si Calvin. At hahanapin ko siya kung nasaan man siya ngayon. Kaya sabihin mo sa akin kung sino nag-utos sa'yo na pikihin ang DNA test ng bangay. Sigurado ko pa kayo na handa na po yung harapin si Edgardo. Kaya hindi po ba delikado? Siya pa rin ang tunay na ama ni Elias. Kailangan kong harapin si Edgardo para tapusin ang lahat ng kaguluhang ito. Dani, dito ka na lang. At sana walang makakaalam na kinita ko si Edgardo, lalong-lalo na si Elias. Mangako ka sa akin. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, pati na nangyari sa palangga, wala na akong kinakatakutan. Saan po tayo, ma'am? Kay Edgardo Magallanes. Pinta po. Rebecca Chin! Isa siyang mayaman at may impluwensya negosyante! Nasaan na si Calvin ngayon? Nasa bahay na. Kumuha ako ng nurse at ng medical staff para alagaan siya. Alam mong sa ginawa mong yan, direkta mong kinakalaban si Edgardo Magallanes. Lalo na pag nalaman niya kinuha mo yung tunay niyang anak. Hindi niya malalaman na nangyari kay Calvin. Papaniwalain ko siyang patay na. Alam mo, mahal na mahal kita, Rebecca, pero yung plano mo, isang malaking kalokohan to. Naayos ko na ang dapat ayusin. Nakausap ko na ang lahat, pati ang morgue. Kaya nandito si Dr. Orlando. Siya ang pumeke sa DNA test na binigay kay Edgardo. Pinagpalit ang katawan ni Calvin sa bangkay ng dahil sa mga. Yes po, naibigay ko na ang napeking DNA test sa mga tauhan ni Edgardo. Sa pagkakaalam ko, ngayong araw ang libing. Napaniwala natin si Edgardo na si Calvin ang napulot nating bangkay sa may talon. Ako ang bahala sa iyo, Doc. Bayad na ang lahat ng utang. Pati isa kasi. Maraming salamat po, Madam. Mauna na po ako, Sir. Mag-ingat ka, Rebecca. Ayokong mapahama ka. Ang importante, buhay si Calvin. Iniligtas ko siya. Utang niya ang buhay niya sa akin. Rebecca Chen. Kukunin ko ang anak ko kung nasaan man siya ngayon. Oras na sinaktan ni Rebecca ang anak ko. Ako mismo mapapatay sa kanya. Nasabi ko na po lahat ng alam ko. Mag-awa niyo na. Sayang ka, Dok. Marami akong kilalang doktor pero mababait at tapat sa tungkulin. Panira ka sa profesyon ng mga doktor.
Bahala na kayo dyan. Bilisin nyo. May pupunta lang ako. Amang, ano pong plano niya? Babawiin ko ang anak kong si Calvin. Hahanapin ko yung sinasabi niyang Rebecca Chen. Alam kong alam niya kung nasaan si Calvin. Nandito ako para kausapin ka. Lalo na tungkol kay Elias. Ang walang modo mong anak na traitor. Hindi traitor ang anak ko. Hindi siya mamamatay tao. Wala nang epekto ang sarili mo sa akin, Alma. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako na nakilala mo kita. At si Elias. Inangat kong makilala si Elias bilang isang anak. Ngunit hindi niya pinahalagahan ang pagiging amang inaalay ko sa iyo. Mas masawit pa siya sa isang traitor. Hindi traitor ang anak. Nabubulagan ka lang ng galit. Walang dapat sisihin dito kundi ikaw. Dahil masyado kang naging gahaman sa kapangyarihan. Pati buhay ng tao, pinaglaruan mo. Akala mo Diyos ka? Gusto mo lahat ng tao susunod sa'yo? Pero nakahanap ka ng katapat sa katauhan ng sarili mong anak. Nang patay niya si Hilda, siguro naman sapat na dahilan yun para kalimutan ko na magkatuko kami. Koy! Amito! Bilis! Huwag kayo lalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 8:50 p.m. Alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo.
Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Jordan, may good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin? Asawa ng asawa ko. Mas lalala ang sitwasyon. Dok, sana hindi ka na lang pumunta dito. We need to control the virus. Ilalockdown natin ang buong hospital na to. Makakalabas pa ba si na Adeline? Abot kamay na pangarap, 2:30 p.m. Bakit ka malungkot? Ba yan ang ambisyon mo, yung maging lawyer ka? Sorry po, magalit pa rin kayo sa... Monica! Inabas mo yung anak ko! Lilette Matias, attorney at law. Weekdays, 3:20 p.m. Bowling, swimming, legends at national athletes. Ako po ay nakarating sa Olympics dahil sa butterfly. Ano ang gagawin mo para hindi ka mainit? Makikinig ng music. Mag-exercise in place. Coming from an athlete. Family Feud, 5:40 p.m. 11 o'clock na oras ng maghapitan. Kasama kami dito sa... It's your lucky day. Just watch GMA Prime and wait for the Kapuso Lucky Numbers of the Day. Send your entries to our website together with your personal details and get a chance to win up to 150,000 pesos. It's a beach bash at the Takayan na Dayo. April 29, 6 p.m. at Capitol Beach Park, Lingayen, Pangasinan. And listen to the music of Anthony Rosaldo and Jeremiah Chanco. Enjoy the beach vibes, Kapuso! Pamilya tong ganito. Ito? Mm-hmm. Parang ikakast, gano'n? Oo. Tama. And, sayang yung makeup! Abangin nyo ka-banding! Oh my God! Kaya naman sasamantay ni Muriel para mag-dine-in, mag-experience dito sa Robinson's Galleria. Oo. Tsaka kung sinabi mo, tsaka yun sa ulo. Hindi galing sa amin yun, ha? Hindi galing sa amin yun. Siyempre, parang kabahan sila. Siguro advantage lang siguro, age. Age na. Well, siguro yung advantage namin, we are all family-oriented. Wow! Ano kinalaman nun? Ano to? That's it, gising! I think actually, ang lamang namin sa kanila is, mabibilis kami, mahilig kami mag-multitask eh. Mahilig kami mag-multitask. So marami kami na-experience ng mga bagay-bagay. At least that's something we have in common. Yes. Mabibilis kami. Lalo si ano? Jenny. Yan, they eat this one. Hindi lang kayo binib sa akin eh. Wow! Ay, wala rin. Anong masasabi mo dun sa sinabi ni Jenny? Tingnan na lang natin. We're so annoying. Anong masasabi mo sa sinayang Jenny? Nonsense. Kailangan mo sila patrao. Diba? Kalaban naman yung mga ago oxinata. They are so indie. No. Parang yung sila masing magkakaking sila. Magkagalit, iba bang kalayo? Face to face. Parang kayo nang bahala dyan. Kasi yung no choice. Inintigil nyo, dalawa lang sila, kulang pa ng dalawa. Nasaan? Nagtago. Okay, question! Team Bubay, makinig mabuti. Nag-survey kami ng 100 babae. The top 5 answers are on the board, okay? Kung magnanakaw pala ang manliligaw mo, ano ang posibleng nakawin nito sa'yo? Cellphone! Pasok! Ayan, okay. Bag. Labas! Wala! Wala! Pera. Pasok! Ayan! Nasa number 2 ng ating board. Ipita? ATM! Nandiyan ba? Wala! Makeup! Pinin ko bakla yun. Wala siya. Wala din! Jan Vic?
Alahas. Ay, yung tanga. Mag-isip kasi kayo. And wala. Tatong kanina. Siyempre, puso. 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 Ang nakuha ng top answer ay ang Team Tekla! 45! Puso o pag-ibig? Ayan, ito man na sa board natin ha. Puso, pag-ibig, 45 yan. Pera, 23. Cellphone, 12. Halik! Pwede na kami, 11. At puri, 4 na point. Ay, mukhang... Ang galing naman ang kabilang na. Dito sa practice namin, siguro yung chance namin, siguro nasa ranging in 2, parang 40 to 50 lang. Biglang bumaba yung ano na. Yung confidence namin, kasi puro na kami chika, tapos yung, ano na, actual ano na game na, mas nakuha ng top answer ang Team Tekla with his puso o pag-ibig, kasi parang walang puso yung pinagsasabi namin kanina. Hindi, pero Bubay, pwede naman kasing mabawi lahat ng mga tamang sagot nila sa isang sagot natin. Saka syempre, hindi natin pakikita ngayon. Nandiyan sila sa gilid-gilid eh. Yabang pa rin. Ang dami nila sinasabi. Ang dami sinasabi ng mga teammate ko. Diba? Mayabang pa rin sila. Kung pwede mag-ano, diba? Pwede naman kumili ng mga ka-teammate. Diba? Bakit ganun? Hindi natin lang kung yung top answer. Yung sinoproblema natin ngayon. Mamaya pa yan. Relax pa lang pa rin. Hindi! Amang, nandito na po tayo. Ano pa po yung mga plano niyo? Magmanman muna tayo dito sa bahay. Alamin natin kung dito nila tinatago si Calvin. Nakahanda na ba lahat? Opo, Amang. Nakahanda po yan lahat. Amang, si Calvin! Sa atin naman na si Calvin. Baka naman pwede na tayong malis dito. Wala ka, Trap. Umuubos si Calvin lahat. Piligtanggan niyo si Calvin. Hindi ko yan lang. Kaaway ko sa mortal. Hindi pinatay ng anak ko ang asawa mo. Hindi niya kayang gawin yon. Hindi ko siya pinalaking maging katulad mo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Kapit ng mahigpit. Alam ko na yung kawalanghian ninyong dalawa ng nanay mo. Ipapakita ko to kay Jordan. Magbibigay kayo sa mga susunod na mangyayari sa asawa ng asawa ko. Pinahog niyo ko kasi yung anak. Mas malinaw na ang lahat. Mas makulay ang mga eksena. At mas maganda ang panonood dahil... Basta, pagkasama mo si Elias, di ka pababayaan niya. Watch Black Rider on GMA Affordabox. Bili na! Clash Nation! Pwede nang mag-audition! Scan the QR code on your screen para makasali sa The Clash 2024 online auditions. Open to Filipino citizens age 16 and above. The audition video should contain a self-introduction, one Tagalog song, and one English song. Visit The Clash Facebook page for more details. Let the Clash begin! Oh, easy. Nagawa mo dito? Napag-utusan ako eh.
Abangan sa Makiti. Get to know the stars. Ilan ang shades mo? Hindi ko nabili. Saan dami? Personal na kwentuhan with the king of talk. Sa inyo ni Luis, sino ang unang nangangalabi? Siya. Fast Talk with Boya Bunda. Kakabit ng public affairs yung you are responsible for the stories that you tell. Kapag yung pagpapakahusay ginagawa ng buong team. Best director. Screenplay. Best picture. Firefly. Yung buong mundo papalakpak. No TV inside, no problem. The Puso Stream is the new TV. Pwede nang i-stream ng live ang favorite The Puso shows niyo sa YouTube. Pause and play all you want with The Puso Stream. It's your lucky day. Just watch GMA Prime and wait for the Kapuso Lucky Numbers of the Day. Send your entries to our website together with your personal details and get a chance to win up to 150,000 pesos. Uy, Sir Ted! Hi! Saan kami? Dito po. Ayun. Nice seeing you again. Nice seeing you. Share, natuto akong nagpa-survey po kami. So we hired a research firm to conduct a survey. At totoo nga, saan Pilipino po ang ating mga sinurvey. So, mamaya, sino man kasi kung ano yung tapas. Yes. Like, yung sasabihin ng masa kasi. Lecturing. But it's just like, talk to the hand because my ears were not listening to what they were saying. Yeah, yeah. You add to what Ano said. Talk to the hand. Come on. Talk to the hand. Pero sigurado ako, talo po kami. Binibigay na po na sa amin, namin sa kanila ang galing at husay, pero kami ang mag-champion. Huh? Yes. Sabi ko, husay pero kayo nanalo, di nang daya kayo. Dahil kang pinamin si Ding Dong. Eh, ano lang kasi. Ano yung advice mo? Bilang ikaw ang senior sa amin dito. Hindi ko alam ko. Parang nilaglag ko pa siya. Kaya kapag nga ano lang yan eh. Huwag kayong mag-alala. Okay. Pagkat ang mga magagandang asa, laging pinagpapala. Asama. Makakasagot tayo kahit isa. Huh? Yeah. So, ano ka natiwala sa grupo? Isa, dalawa, siguro. Okay. Basta ikaw ang team leader, ikaw magdadala nitong grupo natin. Yes. No, but we're definitely not gonna give up without putting up a good fight. At saka, Teddy, di ba natalo ka ng nakaraan? Kailangan mo ba talaga? balik na talo ka na ng nakaraan. You can give chance to others. Hindi pa tapos yung palik sa hanan. Oh. Nagsisimula pa lang. Saka hindi pa tayo nakakalipat dito, nagwawatak-watak na tayo. Pag-isbalize yung galit-galit. Siyempre, ano ba gusto mo sabihin? Very nice natin makatulong sa ating kapwa. Oh. Mas maraming malikom na pera. Mas maganda. Mag-donate mo sa kanila? Hindi. Tatagan mo. Hi everyone, iniimbitahan namin kayo na manood ng Family Feud on April 8 dito sa GMA 7. April 8! April 8! Yeah. Yeah. Yes, mga kati yung present. Then we are the pink. Have a cool face. Just enjoy. Siyempre, sa specify nila kung Tagalog, hindi nila palalakitin yung category. Suwit. Manzanas or apple? Yes, dito. So we say, it's not our in
English. Clear yun lang. Yes, clear yun. Patay tayo pa sa Tagalog. Sa mga kalaban namin, hindi ko namin alam bakit pumunta pa kayo ngayon. Kasi uuwi din naman kayong luwaan. Huwag ba silang ganyan yun? Oo. Sa Mayo, kailangan. So, paano dapat? Sa mga kalaban namin, just enjoy, bibigay namin sa inyo yung mapapanalunan namin. Because we believe, kailangan nyo. Pag-ibay ka natin. Kailangan ganun tayo. Pag-ibay ko na. Bigyan natin sila tayo para bigyan tayo ng tulong. Kaya, don't exert too much effort. Kami na bahala. Mahala. Saan nyo sa inyo yung pera, amin yung bragging rights. Good luck sa amin. Sabi sila yung kinakabahan, dalawa na lang sila. Hindi pa sila nag-usap. Let's pray for them. Nakakaawa sila. Aminin nyo, syempre, diba, may mga pangalan na rin naman sila kahit pa paano. Tapos mapakahiya sila kasi hindi sila makakasabot. Hindi pa nakakaawa. Tapos sa isang maantok pa. Nagsukuling na nga eh. Pinagyan nyo naman yung size. Boy! Hindi pinatay ng anak ko ang asawa mo. Hindi niya kayang gawin yon. Hindi ko siya pinalaking maging katulad mo. Inululuklok mo ang anak mo sa pedestal. Dahil sa iyong paningin, siyang mabait at akong masama. Siyang anghel at ako ang demonyo. Ngunit wala kaming pinagkaiba. Baka nagbubulagang ka. Naliligo rin ang mga kamay niya sa dugo. Dahil isinasa kamay niya ang batas. Isa rin siyang kriminal. Isa rin siyang matamatay tao. Ikaw ang pinakamasahod. Kailanman hindi magmamana ang anak ko sa'yo. Dahil may pamilyang nagmamahal sa kanya, hindi katulad mo. Mamamatay ka mag-isa. Ihintayin ko na lang anak mo sa impyerno. Hindi niya maaaring takasan ang pagpatay niya sa asawa. Paglabas ko rito, sisingiling ko na siya. Papatayin ko ang anak mo, Alma. Hayop ka! Hindi ka na tao! Hindi na ikaw ay Edgar nung nakilala ko. Babalik sa ito. Ayaw lang itong makikita. Mga kapuso, ito na ang unang lucky number of the day. I-submit na ang lucky number sa gmanetwork.com/luckynumbers para sa chance manalo ng 1,000 pesos daily at 150,000 pesos sa grand draw. Triple ang grand prize na ipamimigay at mas maraming winners sa season 3 ng Kapuso Lucky Numbers of the Day. Abangan pa ang lucky numbers na ilalabas sa GMA Prime Programs ngayong gabi. More lucky numbers submitted, more chances of winning. Kaya naman, tutok lang mga kapuso. Toy! Amito, bilis! Huwag kayo lalabas dito, magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun?
Daddy. My Guardian Alien, 8:50 p.m. I am the latest wife, but I am the chosen wife. Wala kang kwentang asawa at wala ka rin kwentang ina. Hindi mo ba talaga titigilan yung asawa ko? Asawa ng asawa ko. Kay na kayong makipaghabulan, kay na kayong makipag-ulitan, sa pagbabalik ng most watched reality show on Philippine TV. Kay lamig ng saya sa Season 2 ng Running Man Philippines, May 11 sa GMA. Maghihintay ako. Anong hihintayin mo? Ang memorya ni Professor. Si Coke duwang buhay at nandito. Paano siya babalik pa? Inuutos ko na mawala ka! Coke Du, 10:20 p.m. Isang buwang puno ng katatawanan. Ano yan? Pastok! Pastok! Basta't sama-sama! Best time ever talaga! Sa Bubay and Tekla Show! Sunday, 10:05 p.m. Sa best time ever! Gusto ko yung sinulat mo. Bakit hindi ka lumipat ng marketing department? Hala, totoo ba yan? Para sa akin, mali na tumanggi ka pa. Ang galing-galing mo naman! Paano kung may isang nega? Hindi magandang idea na lumipat ka ngayon. Ano? Yumi sells weekdays 5:10 p.m. Hindi tinay leche plan. A week. Pilili. Parang ikaw. Unexpected. Bakit? Surprises. Welcome, welcome. Kanina ko ba kayo hinihintay? Sa Kapuso Movie Festival. Narito na ang Pistay Daya 2024. Capital Beach Park, Lingayen, Pangasinan. April 26 p.m. Featuring Jasmine Curtis Smith, Martin Del Rosario, Joen Bascon, Jillian Ward, Pinky Amador, Jeff Moses, and Calvin Miranda. Hosted by Vanessa Del Moral. Kita Kids! Kay na kayong makipaghabulan, kay na kayong makipag-ulitan, sa pagbabalik ang most watched reality show on Philippine TV. Kay lamig ng saya sa Season 2 ng Running Man Philippines, May 11 sa GMA. Hello guys, it's me, John Lucas. Magre-react tayo sa episode 106. Nag-aaway-aaway na. Sa barangay pa lang gato eh, no? Grabe, no? Sino mo yung mga kasama natin, yung mga talents natin? Talagang todo bigay din sila, no? Mararamdaman mo talaga yung galit nila eh. You deserve it, Nanay Alma. Sige, Nanay Alma, iya. Grabe, nakakaawa rin talaga si Nanay Alma. Bakit ka? Nagalit na si Ashley. Totoo po ba yun, Alvin Alba? Tatay ni Kuya Alice yung libre ng sindikatong sumugod sa atin sa palangga? Okay, commercial. Commercial pa. May commercial pa tayo. Ayan na. Ito na. Excited na ako na mas malungkot pa si Nanay Alma. Sila pala dahilan eh kung bakit may nangyaring masama sa palangga eh. Oh, si Rebecca. Saka pupunta. Alam ko na to. Uy, ako yun. Okay naman yung oxygen levels. Ako ang nagdikta sa'yo. So. Unang-una sa lahat, syempre, nung ginagawa natin itong shooting na to, hindi naman sanay si Calvin na nakaratay doon sa ospital. Pero, ayun,
wala naman ako ibang na-feel noon kundi excitement sa kung ano pa yung mga susunod na mangyayari, kung ano yung magiging storyline pa ni Calvin Magallanes. Ayun, nag-relax lang ako kasi nakahiga lang naman ako doon. Wala naman ako. Hindi naman tayo magwawala or magdadrama. Kumbaga yun na yung pinakapahinga ni Calvin Magallanes siguro, yung eksena na yun, na nakahiga lang tayo. Ina-expect ko rin at expect nyo rin lahat ng mga kapuso, mga solid viewers ng Black Rider. Syempre this time, dahil sa mga pinagdaanan ni Calvin, sa mga sakit, yung mga parang mga pagsisisi niya sa buhay, expect natin na mas matalinong Calvin Magallanes na yung mapapanood nyo sa mga susunod na episodes. Siguro, hindi pa rin tayo magpapakontrol sa kahit na sinong tao, pero yung mga decision making natin sa buhay ay mas palalawakin pa natin para hindi na tayo magkamali sa mga susunod nating misyon. Lalong-lalo na, ang dami ng kinuha na buhay ni Elias na mahalaga sa buhay ni Calvin. So, syempre, gagawa tayo ng maraming ways, mga maiingat na paraan para mapabagsak natin si Elias Guerrero. Ang galing. Ang galing ni Ruru. Ang galing. Edgardo. Hindi ko rin alam. Kailangan mabawi natin si Calvin sa kanila. Pinagtataka ko lang kung bakit sa dinami-dami nating membro at kasangga sa Golden Scorpion, bakit ito si Calvin ang naisipan mo pang isalba? Wala namang kakwenta-kwentang tao. Para ka naman bata. Ay! Lalaki ka naman, di ba? Sakit! Sige, hawakan mo. Baka iniisip mo. Porque iniligtas mo ako sa baliw na Rebecca na yun. Ituturo niya kitang ama. Hindi niyo maiintindihan ang nararamdaman ko. Dahil hindi niyo pa naranasan na mamatayan ang anak. Pasok to sa 5,000. 5,000? Hindi ba lugi ako doon? Naku, eh hindi ko naman kayo iisahan. Ganito itsura, mukha ba akong maliisa? Marunong lang ho talaga akong tumingin ng alakas. May nakapagsabi sa akin na ikaw yung huling kausap ni Doc Willie bago siya inatake. Ha? Ano mo ang pinagsasabi mo? Eh ang amo mo, labas ng labas, napakainit ng panahon. O, eh di ayan, inatake ng wala sa oras. Hindi na ako magtataka kung mamamatay tao kang hayop ka. Ay, wag kang judgment, ha? Ayaw ko, pasok ka, ha? Ate! Nabingo mo ako na! Pasok ka, ayaw ka, ha? Na. Natupad ko na yung pangako ko sa inyo na mabigyan kayo ng hustisya. Anak, masaya ako para sa'yo. Pero papaalalahanan lang kita, ha? Dahil sa mission mo, nakagawa tayo ng mga kaaway. Sino kalaban nyo? Hindi ko rin alam! Ceasefire! Antay nyo! Antay nyo!
dito matutulog yan. Alam mo ba masama pamilya niyan? Hindi naman siguro dapat ikargo sa mga anak ang ginawa ng mga tatay nila. Don't listen to them. That's Catherine's fault. Sinaraan yung pamilya natin. Kaya ganyan yung tingin ng mga tao sa atin dito. Nakalimutan.